Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa pahag ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos Satanas. Sa panahong ligang ang lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pahang ng Panginoon, kung bayan kayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog na Diyos Satanas. Ang banal at makasalanan, ang bulag at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayan. Sa pahag ng Panginoon, kung ayan kayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos Satanas. Sa panahon ikaw ang lupa, sa panahon ng anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, ng Panginoon, umayan kayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos Satanas. Ang mga dakilang dukha, ang banal at makasalanan, at lumpo, ang api at sugatan, ang lahat ay inaanyayan. Sa pahag ng Panginoon, kung bayan kayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog na Diyos Satanas. Pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 30th linggo sa karaniwang panahon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa lahat ng kanilang mga kahilingan at karamdaman,
at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri natin, pinarangal natin, sinasamba natin, namuli natin, nasasalamatan namin. Sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo Hukto na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nagalis na
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan, at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan, upang sa pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poon aking kalakasan, O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong mog at tagapaglig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway
ako'y iyong iligtas. Panginoon, buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muok, purihin ang lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Oon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunpaman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Anupat, hindi na kailangan magsalita pa kami tungkol dito. Sila ang nanagbabalita kung paano niyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalakdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay, ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng telebisyon at ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Kung inyo pong napansin kanina, may mga seminarista at ang ating mga collectors ay namigay ng sobre. Ito po ay tulong natin sa mga pangangailangan ng Formation House at ng mga seminaristang inihahanda para sa pagpapari. Ang mga sobre po ay pwede ninyong ihulog mamaya sa buslo o pwede ninyong ibigay sa kanila sa bandang likuran mamaya pagkatapos ng misa. Yung wala namang sobre, pwede po kayong magbigay kahit hindi nakasobre. Ano po? At kung kayo may pagliliwanag at gusto ninyong tumulong sa seminaryos, kayo po ay makipag-ugnayan sa kanila. Sila po ay nasa bandang likuran lamang ng ating simbahan. Mga minamahal, ngayon na 30th linggo sa karaniwang panahon. At ang tanong ng Panginoon sa atin, marunong ka bang magmahal? Tingin ho muna kayo sa akin bago kayo matulog. Sisimula na kayo eh. Agad na kayong mga nakatungo. Marunong kayong magmahal? Oh yes, oh opo, ano, talagang ang mga tawa ninyo ay hanggang tenga eh. Basta pinag-usapan ng pagmamahal, talaga namang kilig na kilig ang marami sa atin. Ang salitang pagmamahal ay isa sa mga salitang gamit na gamit, pero hindi naman natin lubos ang nauunawaan. Marunong kayong magmahal? May parang ako'y walang kausap. Marunong gaho kayong magmahal? Ayan, marunong kayong magmahal. Ay bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin kinakausap ang iyong kapatid? Bakit galit ka pa rin sa iyong nanay? Galit ka pa rin sa iyong kapitbahay? Tapos sasabihin yung marunong kayong magmahal? Kaya nga ito'y gamit na gamit, pero hindi natin lubos ang nauunawaan. Marami sa atin sumisimba dahil gusto nating ipakita ang pagmamahal sa Diyos. Panginoon, mahal ko po namin kayo kaya kami sumisimba. Kahit po napakalayo nitong Padre Pio, kahit traffic, kahit po kami gutom na, kami sumisimba dahil mahal namin kayo. Napakadali pong sabihin noon. Dahil ang Diyos na sinasabihan mong mahal ka, ay hindi naman tutugon sa iyo at hindi naman tatanggi. Kayo ba'y nakita na ng nakapakong sabi sa iyo ay, parang hindi mo naman ako mahal? Walang ganoon. Ang Diyos, lagi lamang handang magmahal. Pero ang pagmamahal sa Diyos, at kung yun lamang at dun lamang umiikot ang iyong buhay, yun ay kulang na pagmamahal. Kung itong mga naglilingkod dito ay naglilingkod dahil mahal nila ang Diyos, kulang iyon. Kung kayo'y naririto dahil mahal lamang ninyo ang Diyos, kulang na pagmamahal. Bakit? Ang sabi ng mabuting balita, ang pinakamahalagang utos ay pag-ibig sa Diyos na may pumapangalawa. Ang pag-ibig sa kapwa
gaya ng sarili. Yun ang kabuuan ng pagmamahal. At doon mo lamang pwedeng sabihin, nagmamahal ka kung ang Diyos na iyong minamahal ay minamahal mo sa mga taong nakikita mo. Kung ang Diyos na hindi mo nakikita at madalas na hindi mo nararamdaman ay mamahalin mo sa mga taong nararamdaman at nakikita mo. Doon lamang magkakaroon ng kahulugan ang sinasabi ninyong pagmamahal. Kapag ka unti-unti mo nang napapatawad ang iyong kapatid, kapag unti-unti mo nang tinatanggap ang iyong kapitbahay, yun ang pagmamahal. At yun ang kabuuan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Saan ka na po dinala o saan na kayo dinala ng inyong pagmamahal? O anong kaya ninyong gawin sa ngalan ng pagmamahal? Sapagkat itong salitang ito, itong pakiramdam na ito'y napakamakapangyarihan kung hahayaan ninyong maging totoo ang pagmamahal. Tatlong bagay tungkol sa pagmamahal at tutulungan tayo ng mga pagbasa ngayong linggong ito. Ang pagmamahal dapat malaya, dapat bukas, at dapat para sa lahat. Malaya. Sasabihin mong totoo ang pagmamahal kung ikaw ay malaya. Yung hindi napipilitan, yung ginugusto mo, yung pinipili mong magmahal kahit na masakit. Kaya sa mga nag-iibigan, sa mga mag-asawa, kapag ka nagkasala ng minsan, di ibibigin mo ng sunod pang pagkakataon, pipilitin mong muli siyang mahalin, yun ang malayang pag-ibig. Sa mga pare, sa mga madre, sa mga walang asawa, ito ang pag-ibig na ibinibigay sa Diyos. Malaya, walang pumipilit, araw-araw pinipili mong umibig, kahit na mahirap. Ito ang pag-ibig na mayroon kami, na mayroon ang mga madre, na mayroon ang mga sinuman na walang asawa. Ito ang malayang pag-ibig. Yung buong puso at buong buhay na nagbibigay sa ngalan ng pag-ibig. Kailan nyo po malalamang hindi malaya ang pag-ibig? Kapag ito'y takot, kapag ito'y nahihiya. Ay, Father, alam na naman po ng aking nanay na mahal ko siya. Sinabi mo, ay, hindi po, alam niya na po iyon. Nakakahiya ho mag-I love you. Hindi yan tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na takot at nahihiya ay kulang na pag-ibig. Huwag ninyong panatilihin dito at dito lamang ang pag-ibig. Ang pag-ibig dapat nararamdaman, ipinakikita, hindi natatakot. Ang pag-ibig ni Jesus, malaya, walang takot. Kaya niyang ibigay lahat para sa atin. Ikalawa, ang pag-ibig ay hindi lamang malaya. Ito rin ay bukas. Ito ang pag-ibig na dapat mayroon tayo sa lahat ng ating kapwa. Pag-ibig na kayang tanggapin, handang magtiis, kayang tanggapin ang anumang mga pasakit sa ngalan ng pag-ibig. Alam po ninyo kayong mga magulang, expert dito. Tinan nyo kapag ka ang inyong mga anak ay pasaway, ang iba'y maagang nag-asawa, nabuntis, hindi nakatapos ng pag-aaral. Oo, masakit. Oo, hindi agad matanggap. Ito nyo pagkatapos ng isa, dalawa, tatlong linggo, digi anak nyo pa rin yan. Yun ang pag-ibig na nagtitiis. Yun ang pag-ibig na bukas. Handang tanggapin lahat. Ganoon ang pag-ibig. Kayo na minsan ay nakakaramdam ng pagod, ng problema, napapaiyak, ay tanyo kinabukasan, patuloy naman kayo magtatrabaho para sa pamilya. Bakit? Yun ang pag-ibig. Alam niyo po ang palatandaan ng hindi bukas na pag-ibig? Yung pag-ibig na sumusuko. Pwedeng mapagod, pero hindi dapat sumuko.
pwedeng tumigil, pero hindi dapat matapos. Ganun ang pag-ibig. Iniisip ba ninyo ang pag-ibig ay laging nakatawa? Hindi, yun totoo. Ang pag-ibig na laging tumatawa, ang tawag Luka. Bakit? Tayo muna at makati na ang lalamunan. Ang pag-ibig minsan umiiyak. Ang pag-ibig minsan nalulungkot. Tinan nyo kayong mga nag-aalaga sa inyo, mga may sakit. Diba lagi kong paalaala sa inyo, paggabi, kayo lang ang gising. Yung minsan napapaiyak kayo, parang ako na lamang lahat. Eh bakit bukas mag-aalaga ka uli? Yun ang pag-ibig. Hindi laging nakatawa ang pag-ibig. Sabi ko nga po sa mga ini-interview ko sa kasal, bakit kayo magpapakasal? Mahal po namin ang isa't isa. Eh may trabaho ka, wala pa po. Ay, anong papakain mo? I love you. Hindi ho nakakabusog ang I love you. Maniwala kayo sa akin, kahit kayo maghapong nag-a-I love you, pagdating ng gabi, gutom kayo. Dahil ang pag-ibig, ipinakikita, ipinararamdam, tinatanggap kahit ang mahirap tanggapin. Yun ang tunay na pag-ibig. Nung si Jesus ay umibig, hindi lang walang malaya, bukas din. Ang pagtitiis ay kanyang niyakap sa ngalan ng pag-ibig. Malaya, bukas. At ikatlo, ang pinakamahalaga, ang pag-ibig para sa lahat. Huwag niyong iibigin lamang yung inyong kapitbahay na nagbibigay sa inyo ng espageti pag may birthday yan. Huwag niyong iibigin lamang yung inyong anak na nagbibigay sa inyo kapag kakinsi at katapusan. Iibigin niyo lahat dahil yun ang pag-ibig. Para sa lahat. Kahit yung hindi ka ibig-ibig. Dahil ang pag-ibig na para sa lahat, nagpapatingkad sa pagiging ikaw mo. Kung ikaw ay bukas at malaya at iniibig mo ang lahat, mas napapatunayan mong ikaw ay tao. Dahil tao lamang ang kayang umibig. Siya lamang ang may kakayanang pumili ng iibigin. Kaya nga kapag ikaw ay umiibig, pinatitingkad mo ang pagiging tao mo. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 835. Ang kakayanan ng taong pumili ng mabuti para sa iba at para sa sarili, yun ang pag-ibig, ay patunay na may Diyos. Kung ikaw ay umiibig, pinapatunayan mong may Diyos. Lalo na doon sa mga taong mahirap ibigin. Sapagkat ang pag-ibig na naramdaman ng isang taong laging galit, laging nakasimangot, laging problemado kapag ka nakaramdam siya ng pag-ibig, mapapatunayan niyang may Diyos na umiibig sa kanya. At yun ay pananagutan ng bawat isa sa atin. Ang iparamdam sa iba na may Diyos na umiibig. Kaya nga, kapag kayo nakakaharap sa mga taong nang-aaway sa inyong mga kapitbahay na ichinichismis kayo, sa inyong mga kapatid na naninira sa inyo, isa naman ang sagot dyan, pag-ibig. Madali ga iyon, mahirap po iyon. Hindi iyon madali, pero posible. Dahil nung ang Diyos ay umibig, inibig niya lahat, pati yung mga nagpako, at naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya ang pag-ibig na mayroon tayo, dapat malaya, dapat bukas, dapat para sa lahat. Ito ang tunay na mukha ng pag-ibig. Pag-ibig na hindi para sa Diyos lamang, kundi pag-ibig na para sa lahat, para din sa kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos na hindi natin nakikita, ay ating ipararamdam sa kapwa na ating nakikita. Baywag naman yung kapwa lamang ng kapwa at wala na ang Diyos, mali din iyon. Baka ang marami sa inyo ay hindi na ako sisimba, ako naman ay nagbibigay sa aking kapwa,
traffic diyan sa ano, sa shrine. Mahirap pumunta diyan. Dito na lamang tayo sa SM. Alam niyo, nakakalungkot 'yon, ano? Alam niyo, nakakalungkot na hanggang ngayon, meron pa ring sa online sumisimba dahil maraming tao sa simbahan. Pero pagka nag-SM, okay lang. O bagong bukas ang aming SM, sigurado akong pagkatapos hindi papunta kayo doon. Pero salamat, naririto kayo. Dahil ito'y patunay ng inyong pag-ibig sa Diyos na inyong mas mapapatunayan kapag ka inibig ninyo ang kapwa. Itong hilingin natin sa Panginoon ngayong misang ito, mga minamahal, kay Jesus, na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang malaya, bukas at para sa lahat na pag-ibig, upang sa aking pagnanais na laging magmahal sa iyo, ang mga ito'y aking mapotunayan sa pamamagitan ng aking malaya, bukas at para sa lahat na pag-ibig sa aking kapwa. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaatasan tayo ng Panginoon na gawin ang lahat sa liwanag ng pagmamahal. Sa diwa ng pananampalataya, ating hilingin ang ating mga pangangailangan sa Kanya, ang ating sabihin, Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang simbahan na laganap sa buong daigdig sa pamumuno ni Francisco na ating Santo Papa, mga obispo at lahat ng kaparian ay maging daluyan ng pananumbalik at walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, tinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang sangay ng ehekutibo, hudikadura at lehislatura ay magkaisa at kanilang alalahanin na sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng karunungan para gamitin sa tamang paraan upang ang dinaranas nating mapagyurak sa karapatan pantao ay magkaroon ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga taong naatasang mga laga sa larangan ng kalusugan ay bigyan ng lakas ang loob na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pagliligtas ng buhay ng mga taong dinapuan ng karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga naatasang mga laga sa ating mga kapatid na nasa loob ng piitan, ang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, at lahat ng mga piitan sa ating bansa ay magampanan ang kanilang tungkulin na may kasamang pagmamahal ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng Kristiyano ay tumugon sa panawagan ng Panginoon
sa pagbabahagi na walang maliw na pag-ibig ng Diyos at mapaghilom ang mga sakit at lumbay na dinaranas ng bawat isa dulot na iba't ibang karamdamang pisikal at emosyonal na nagpapahirap sa mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, sa iyong pag-ibig, tinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong wagas na pag-ibig sa amin, pagkalooban mo kami ng buhay at kaligtasan, ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamahas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan.
Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y buling mabubuhay.
Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa akin ay kaloob ang tana ay inumin na masarap inawakin ang ilalas ang inawang mahiligtas sa nang pagpapaspas si Kristo ang tinatanggap sa kalis nang pagpapaspas si Kristo ang tinatanggap sa kalis nang pagpapaspas.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating pong sabay-sabay na dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga-Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, buwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan sa inyo ng pambansang Dambana na sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa pambansang Dambana. Ipinagbibigay alam natin na ngayong maghapon ay one-way ang daan papasok dito sa pambansang Dambana. Gayun din naman, gamit ang ating main arch entrance, yung malaki pong arko sa bandang likuran, tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng National Shrine. Mga kapiyo, kami po'y humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang mga detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book. Makikita po niyo ito sa paligid ng ating simbahan, sa main church, ganoon din, sa pamisahan, at sa ilan pang mga lugar sa pambansang Dambana. Ito po'y bahagi ng ating documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Kaugnay po nito, simula ngayong Nobyembre, ang alas 5 ng hapon na misa, ay gagawin nating English Mass. Ito po ay para sa pakikiisa naman ng ating mga kababayang nasa ibang bansa. At asahan po ninyo ngayong mga darating na buwan, ang Ama namin ay inyong unti-unting maririnig mula sa iba't ibang mga dialekto at lingwahe. Bahagi po ng ating pagpapalaganap ng pambansang Dambana at ang ating gawaing paghahanda sa ating inaasam na maging international shrine. Ito po mga ito ay bahagi ng patuloy nating pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio. Gayun din naman, ngayong maghapon po ay narito sa atin ang National ID Registration. Ito po ay ngayong umaga hanggang mamayang ikalawa ng hapon. Ang mga requirement para sa mga matatanda ay valid ID at sa mga bata naman ay birth certificate. Sila po ay nasa bandang likuran ng ating Divine Mercy. Ang Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon,
ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban. Ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghuhubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan at isipin ng mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ni Father Oka, nais nating pasalamatan ang ating nakasamang pari ngayon. Siya po ay paring naka-assign sa seminaryo
at naririto para suportahan ang mga seminarista sa kanilang panghihingi ng tulong sa atin. Palakpakan po natin si Father Manny Lucera. Maraming salamat sa ating koro at sa lahat ng ating iba pang mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. No, sir.